Kaya nga ito, may papakita ho ako sa inyo ha. Nakakatawa ho ito kasi ito ho yung, ano mo, konektado ito eh. Diba? Kasi nga yung kahirapan sa sibuyas, konektado ho yan sa maharlika. Ibig sabihin, kung yung simpleng ang pagkain eh, sobrang taas na, bakit pa tayo mag-iinvest sa maharlika? Tinan mo ha, ganito kabobo ho yung ilang kababae. Pasensya na ho, pero, ay nako, hindi ko na ilagay. Sorry naman. Sandali. Ito po. Ito. Wait lang. Yan. Mga kapatid, isang YouTuber po ang Wait lang. Ito. Ito kasi isang fact check na naman sa isang tanso na page na nagpapakalat na naman na about maharlika. Kita mo dito pa lang, matatawa ka na eh. Sobrang, hindi ko alam kung nananadya ba o sadyang mahina talaga ang logic ng mga ganitong vlogger. Mga kapatid, isang YouTuber po ang nagsabi na economic sabotage daw yung pagkontra sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng Maharlika Wealth Fund. I-fact-check po natin yan. Mga kapatid, i-fact-check po natin itong sinabi ng YouTuber na si Ask Teacher Popong. Kanyang kinundina ang mga pagbabatikos ng ilang mga Pilipino doon sa Maharlika Wealth Fund. Subalit ang problema kasi dito sa mga taong ito na rally ng rally at batikos ng batikos sa ating gobyerno ay papaano maitataas ng gobyerno natin ang sahod ng mga Pilipino. So dito pa lang ay pwede ba nating mas... Una-una pa lang eh, wala nang mukha yung vlog eh, kaya alam mo nang magpapakalat ng fake news eh. Pagka walang mukha ang vlog, alam mo na kagad dyan. Pangalawa, kaboses na kagad ni Sungay. Alam mo na kagad eh, kaboses pa lang ni Bangkay. Alam mo nang pakalat ito, fake news. Sabi na itong ginagawa ng ilang tao upang siraan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos ay isa ring uri ng economic sabotage. Mga kapatid, bilang... Nilagyan lang ng question, economic sabotage. Parang hindi siya masabihan na nag-i-imply siya ng fact, dadaanin niya sa question. Style niyong bulo. Sagot sa kanyang tanong, hindi po economic sabotage ang pagtuligsa sa Maharlika Wealth Fund. Kaya naman may tuturing na misleading ang naturang YouTube video na ito. Ilang beses kinundinan itong si Teacher Popong ang mga kritiko na nagpapahayag ng kanilang pag... Sandali ha, hindi po ito si Sangkay ha. Wala ho tayong sinasabi si Sangkay ito ha. Kaboses lang. Pag mga ganyang kaboses, alam na this. Kontra sa mga proyekto ng gobyerno, kagaya na nga lang ng Maharlika Fund. Pero mismong konstitusyon ang puwoprotekta sa karapatan ng taong bayan na magsalita at magbigay ng kani-kanilang opinion, kahit pa kritisismo yan laban sa pamahalaan. Ayon po sa Bill of Rights Article 3, Section 4, hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas ng kalayaan sa pananalita o pagpapahayag. Ganun din po sa karapatang magtipon at magpetisyon sa pamahalaan. Yung mga gawain na pasok sa economic sabotage ay hoarding, smuggling, profiteering o pagmanipula ng mga presyo, estafa, illegal recruitment at muli, hindi po kasama dyan ang paghahayag ng mga opinion pro... So actually, ang economic sabotage kasi kesyo daw yung kumukontra sa Maharlika na bill economic sabotage. Di mo masabi kung bobo o talaga nagpapakalat lang ng fake news itong mga tanso. Ito ho yung mga ensimada vlogger na nagtatago sa ano sa walang pangalan. Ito ho sila eh. Yan ang katotohanan yung mga ensimada vlogger na yan. Tapos, sabi ko nga, ito daw ang economic sabotage according to our constitution. Hoarding, smuggling, profiteering, estafa, illegal recruitment, at iba pa. Parang ang dami niyan sa gobyerno natin ngayon, lalo na dyan sa Department of Pangkat. Ha. Dapat yan ata ang kasuhan ng economic sabotage. Or anti-government man yan. Kaya mga kapatid, maging mapili sa inyong internet diet. Huwag basta-basta magpapadala sa mga kuro-kuro ng content creators para hindi po kayo ma-empacho ng maling impormasyon. Ay nako, alam mo, minsan kasi kaya din naman ano,
Kaya ito kasi, ito ha, ulitin ko na naman ito, bato-bato sa langit ang tamaan ha, sa pool, pero bahala na kayo ho. Kaya ako, lagi kong sinasabi sa inyo yan, pag ang isang vlogger, ha, ang motibo ay viewers, dahil gusto man nandito yung market, nandito yung mga tao. Pag ang vlogger, viewers ang nasa isip palagi, asahan nyo magpapakalat ng fake news yan. Kasi, basta lang kung ano yung kakagatin ng tao, yun ang kanyang ibabalita sa kanyang video. Whether didepensahan niya yan, di ba? Babanat-banat na didepensahan niya o kaya babanatan yung kalaban. So may mga ilang tao ang siste, kakampi kay Marcos, babanatan ng kalaban. Okay. Isa yun sa mga mahilig magpakalat ng fake news. Bakit to? Kasi nga, marami ho naman talaga ding mga tanso. Pasensya na, pero totoo. Pangalawa, it's either naman good news naman, di ba? Kunwari, magpo-focus sa good news. Ha? Kunwari, may mga ganyang vlogger. Po-focus tayo sa good news ni Marcos. Kaya, para lang makuha yung viewers ng mga loyalista. Kasi alam naman nilang, yan o, kaya nakakatakot. Kasi yan o yung mga nagpapakalat ng fake news. Di ba? Kasi kung puro viewers at viewers ang iyong papanoorin, ang iisipin, wala ho. Wala nang totoo sa masasabi mo. Gagawa ka na ng istorya para lang makakuha ng viewers. Dapat mag-unsubscribe na ho kayo dyan kasi hindi ho hindi ho maganda yung ganyan. Dahil, wala hong yan. Kasiguraduhan na tama ho yung sinasabi niyan. Kasi nga, ang iniisip lang niyan, viewers, viewership ang concern. Hindi ho yung truth. Kasi minsan no actually madalas nga minsan ang katotohanan konti ang audience. Yan ho ay napatunayan through history. Hindi ho porket marami, totoo na. Marami nga ho ang mga totoong nagsasabi ng totoo minsan, o madalas pala, ay yung mga hindi masyado na-appreciate. Bakit? Kasi nakakasakit ng feelings. Diba? Minsan ganun pag nakakasakit ka ng feelings, hindi ka kinakampihan ng tao. Diba? Minsan, ang madalas kampihan pala, hindi pala minsan, madalas kampihan, yung masarap sa tenga. Pag ma-okay yung, alam mo yun, kaya nga ito, bigyan ko ng halimbawa kayo ha. Diba sa eskwelahan, yung kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na peer pressure, yung mga kabataan, it's because nandun ho yung nandun ho yung crowd sa peer pressure, kaya nga peer pressure, nandun ho yung So hindi ka na lang kukontra kahit alam mong mali ka na. Kasi nga, napi-peer pressure ka, nandun yung mararaming tao. Diba? So doon ka na lang sa laging fake news. Diba? Yun ang totoo dyan Kaya sana po atin nung laging iisipin ang pinanonood natin. Delikado ho yung mga ganyang mga kumakampi lang sa mga loyalista dahil lang sa viewers. Delikado ho kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. O ito pa.